What's up mga kap and welcome to When in Halifax. On this video, I'm going to share to you some highlights that we learned from Kapihan sa When in Halifax. So maybe this is your first time to hear about Kapihan sa When in Halifax. Ano yung Kapihan sa When in Halifax? Kapihan sa When in Halifax is your virtual Kapihan. It's a virtual kwentuhan through Zoom meeting kasama yung mga special guests. So on this video, I'm going to share to you one of the highlights that I learned that I want to share to you. Ito yung kwento ni Jeremy Mendoza. Ano yung tips? Never give up. So yun yung pinaka-importante that's very powerful na hindi ko makalimutan na sinabi ni Jeremy Mendoza. Never give up. Bakit po? So because of despite of what happened to him, meron ng employer biglang nawala. Merong employer biglang nawala yung program or nag-cancel yung program. There's an up and down, there's frustrations, there's hindrances. Pero si Jeremy ay hindi siya nag-give up. And this is very powerful mga kap. Because ang dami ko nare-receive ng mga messages, kap, wala na akong proof of funds. Kap, ang taas naman ng IELTS. Kap, wala. Ang hirap makapaghanap ng employer. Kap, ay sabi ni 3 or 5 employers, resume, wala naman reply. Frustrated. Nag-give up na. But always remember mga kap, eto yung kwento ni Jeremy. 4 na employer na bigyan ng pagkakataon na ma-interview, nabigyan ng pagkakataon na makausap yung employer, pero hindi nangyari because something happens. But if you want to watch the entire story of Jeremy, I strongly to watch the 1-hour interview, my very first interview with Jeremy. I'll put the link in the description below. Napaka-inspiring. Jeremy never give up kahit 2 or 3 employers na yung naging nagkaroon ng problema yung 3 to 2 employers niya, pero hindi siya nag-give up. And because of that determination, because hindi siya nag-give up, nandito na siya sa Canada. Nandito na siya sa Cape Breton, which is a 4 hours drive from Halifax. So let's imagine kung si Jeremy ay nag-give up dun pa lang sa second employer niya. Nasaan kaya ngayon si Jeremy? This is the question that I want you to ask to yourself. Kung titigil na akong maghanap ng employer, saan kaya ako ngayon? Kung ipupush ko naman ito ng todo-todo with my best effort, saan kaya ang mararating ko? And always remember mga kap, kapag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. And you don't have the reason to say, I don't know where to start kap. I don't know kung saan ako magsisimula. And always remember mga kap, we are here for you. That's why it's your kap unity. We are one. We are one kap unity. So, you will see all the programs. If you don't know where to start, join us on our Pinoy Canada Q&A kasama si Amelia Ajok of Ajok International, a licensed immigration consultant. Join our Pinoy Canada Immigration Forum, a growing community na more than 11,000 and growing numbers na 11,000 na willing to help you because sharing is caring. And we have also Kapihan sa When in Halifax every Thursday 10 p.m. to listen and to be inspired with a successful applicant na naka-apak na dito sa Canada. So, there's a lot of way to learn. Pwede kang magtanong sa licensed immigration consultant, pwede kang makinig sa mga successful applicant, pwede kang magtanong sa community natin. Don't forget that there is a Canada.ca, the official website of Canada Immigration. So there's a lot of way to learn Canada Immigration. Kung gusto mo na pumunta dito sa Canada, maraming paraan. It's only you can cause the delay. So right now mga kap, if you're watching right now, what I want you to do is push mo na. Push na push and never give up. Nadapa ka, pahinga, then bangon ka ulit.
So, like Jeremy's story, ang daming mga nangyari sa kanyang employer. Hindi ko na iisa-isahin dito sa video na to, but ang daming hindrances, ang daming up and downs, but Jeremy never give up. And because he didn't give up, merong isang employer na maswerte na kinuha siya and nandito na siya sa Cape Breton, a 4-hour drive. So imagine, because of the determination, hanggang ngayon, goosebump pa rin ako sa kwento ni Jeremy. So, I want you to watch the video. There's two video of Jeremy Mendoza. The first one is my interview with Jeremy nung papunta pa lang siya dito or papunta on the first week niya dito sa Canada. And the second interview is the Kapihan sa When in Halifax kasama si Kiko Fajardo. Watch the two video. I'm going to put the link on the description below. And watch that video. It's very powerful. It's very inspiring to story. And you will say, ang dami niyang dinaanan. But still, he never gave up. So what I want you to do now, Kap, watch that video and don't give up. Push lang ng push. Dahil kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Thanks, Kap, and see you in our next video. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye, Kap.